ada jadi po sehat. Okay, sa kami po ay nasa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Psalms chapter 23. So bago po tayo nalangin, sabay-sabay po natin na recite ang Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they will comfort me. You prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head in order, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. I pray for you. Ama, salamat po na ikaw ang aming pastor. Na ikaw, O Lord, ang laging sumasa amin sa lahat ng panahon at sa lahat ng sitwasyon. Na kami, O Lord, ay tinuturuan mo na manalig sa iyong kalinga kapumuan sapagkat ikaw ang hindi na nakakaunawa ng aming tunay ng palalagay. Ama, sa gabi ito, kami ngayon ay patuloy mong turuan sa pamamagitan ng Espiritu Santo na maitalaga namin ang aming buong pagkatao sa pagtiwala sa iyo at sa paglilingkod sa mga layunin, O Lord, na isinip mo para sa amin. Sambahin ang dalagang pangalan, Ama, in Jesus Christ. Amen. Okay, so sa gabi nito, ang ating pagtutuunan ay yung isang palata. The Valley of the Shadow of Death. So sabi mo sa may verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your God and your staff, they comfort. So, kung titignan niyo po, no, ang Psalms 23 ay pinapakita doon ang ating Panginoong Jesus bilang pastor natin. Okay? At kung paano niya tayo pinapastor o pinapagdubayan sa buhay na to, sa course na ating buong tinataka. Okay, so, naalala niyo siguro yung verse 1, di ba? The Lord is my shepherd. Tapos sabi niya doon, I shall not want. So, si David, nasubong sinulat niya yun na, kasi isa rin siyang pastor. Isa rin siyang pastor. Alam niya eh, papaano mag-shepherd ng mga tupa sa physical aspect. So, tapos ngayon, ay nakita niya ang Panginoon na kahit na hari na siya, kahit na mataas na yung kanyang katungkulan, nakita niya na ang Panginoon ang papastor sa kanya. Okay, so nakita niya doon yung ang Panginoon ng pastor mo wala ng pangalaminatan. Okay, kasi buong buhay niya ay naka-attach sa atin. At nakita po natin yung senaryo, no, kung saan tayo dinadala ng ating pastor. Okay, so dinadala niya sa green pastures. Diba? Ito yung scenario na kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Green pastures, beside still waters. Ang ganda, no? Diba? Parang kung i-imagine mo yung lugar na yun na napaka-blissful, napaka-peaceful, na napaka-abundant ng scenario. And then, sabi doon sa verse 3, nire-restore niya tayo sa pamamagitan ng ibinabalik niya yung tayo sa may track ng righteousness. Kasi nga, minsan nawiwiwan tayo, so binabalik tayo doon. Siguro kapag yung matapos mang inayin, magta-travel na naman sila kasi tingin ang trabaho ng mga ano eh.
kaprabil sila, naglalakad sila sa mga bulubukid, sa mga maguba, saan sila naghahanap ng grazing pasture. And then, siyempre may mga pupa na maliligo dyan, kaya kakarumihin yun ng pastor, tapos eh, para maibalik sila sa lupa. So, ganoon din ang ginagawa ng Panginoon. Pero all of a sudden, biglang napaka, ang layo ng senaryo, no? Kasi ito, nasaan na tayo eh. Kanina, green pasture, beside still waters, binabalik ka sa may tapos biglang, even though I walk through the valley of the shadow of dark, of death. So, yung valley of shadow of death na yan, ay, meron kasi alam niyo yung valley kasi na dinadaanan nila, meron may mga hills dyan, tapos sa bibig na ni valley. So, minsan dyan yung mga ganyan, minsan dyan nagkatako yung mga reckless wolves eh. Mga lion, yung mga nakakatako, yung mga pangalupa. So, ang pupa pa naman, napaka-fearful niyan. Pag na, kapag ganyan, nasisense nila yung danger, ayaw nilang dumaan. Kaya nga yung kalawit ng yung shepherd, kinakalawit sila, binabalik sila doon. Tinutulungan sila doon na yung sa takot nila na magigay doon. Okay. So, yun po yung pinapakita ng Panginoon sa ating atmosphere. Ito pong talakang ito. Na this is the valley of deep darkness, a valley concealing bandits and predators, a valley where enemies lurks disguised and fear taunts the imagination. Okay. So, kasama, no? Isipin mo yung pastor natin, talagang doon niya tayo dinadala. Na pupwede sana, no? Pupwede sana na yung mga lugar na safe, yung mga ano, pero bakit doon? Bakit tayo? Of all places, bakit kinakailangan natin tumaan sa mga lugar? So may Bible, alam mo ba pwede ko sa akin ng Bible, madalas kong ma-encounter yung salitang valley. For example, dito po sa may Joshua chapter 7, nabanggit doon yung the valley of Achor or the valley of trouble, the valley of Baca sa may Psalms 84, or kaya tawag na the valley of weeping, or the valley of decision sa Joel chapter 3, sa may Psalms 23, the valley of deep darkness, yun po yung shadow of death. Deep darkness po yun yung dadaanan nila na napakadilim, nakakatakot talaga pag dadaan ka doon. So, ibig sabihin, sa Bible, many times na ginagamit niya yung salitang valley referring doon sa mga rough times ng buhay na dinadaanan natin. Amen? Dumadaan tayo, may mga ganun tayo na episode sa buhay natin eh. Na ang saya-saya lang, nandun ka sa living pastures, beside still waters, siguro pagulong-gulong ka pa to, pakalbog-gulong ka pa gano'n. Tapos all of a sudden, bigot yun, madilim na yung ulam, pagulong-gulong, di ba? Ang buhay ng tao, ano eh, sa atin yung sinet ng buhay ng Panginoon, hindi laging blissful. Hindi laging yung masaya, hindi laging matagumpay, hindi laging umaayon sa iyo ang lahat ng bagay. Hindi ganun ang buhay. Alam naman natin lahat yan, di ba? Hindi panahon, hindi lahat ng panahon, malakas ka. Hindi lahat ng panahon, malusog ka. Hindi lahat ng panahon, ito kaya ang pilit mo ngayon, eh, masabi mo bukas, yan pa rin yan ang pilit. Walang ganun eh. Minsan paladaan talaga tayo ng Panginoon at hindi sisita na nag-lead sa akin sa mga ganung mga lugar eh. Sigat eh. Dito nakita naman natin yung shepherd para as we confess, ito po ng Psalms 23, na ma-realize mo na kasama yun. Yung episodes na ganun, kasama yun kung saan tayo pinapasko ng ating Panginoong Jesus. Amen. Diba? Kung pwede nga lang sana, kung pwede nga sana, diba yung Christian life na walang
walang difficulties. Amen. Amen po ba? Kaso po sa ngayon gano'n, may mga afflictions, may mga troubles, may mga sufferings kasama talaga sa atin. Minsan iiyak ka talaga. Iiyak ka na minsan pag dumadaan tayo sa gilid. Iiyak ka talaga. At tandaan natin yung pastor natin ang nagdala sa atin sa lugar. Amen. So ngayon, none of us like any kind of complications in our lives, but this valley is definitely a definite promise of trouble. And it is our good shepherd who decided us tapos kung aming lugar ngayon. Okay. So, para mas maintindihan po natin, ganyan-ganyan din po yung ginawa ng Panginoon sa bayang Israel noon. Noong sila po ay inilabas sa Egypt. Saan po sila dinala? Saan po kung naalala po naging account doon sa Exodus? Saan sila dinala ng Panginoon? Yan po yung picture. Sila kaya pong bundok sa likod, iyan po yung Mount Sinai. Tapos, yung nakikita niyo po yung parang mga tent na yan sa paligid, ay iyan po yung mga kampo ng mga Christians, yung mga Israelim. Tayo na sa gitna po, iyan po yung tabernacle. Yung apoy po na yan, iyan po yung simbolo ng presensya ng Diyos sa kanila. Pag sa gabi, apoy siya, pag sa umaga naman, haliging ulap para hindi man sila sa inip. Kasi nasa disyerto sila eh. Talagang doon sila dinala ng Holy Spirit eh. Amen. Para rin silang manatupa noon ang ama ang pastor. Amen. Ganon-ganon yung senaryo para sa isang spirit. At nakita naman natin yung naging problem ng Israelita during nung times na ganito. Noong may mga panahon ng mga himala, panahon na abundant ng lahat ng bagay, okay, pero pagdating sa crisis, alam mo, pagdating sa crisis, pag ang Kristiyano dumadaan sa crisis, dyan nakikita talaga, dyan nakitest. Kaya nga, minsan ko tatanungin mo, Lord, bakit pinapadala sa mga nag-musimusyon ng buhay. Talagang sabi nga sa Deuteronomy chapter 8, time of testing. Kahit nausan ng Panginoon, panunodin tayo, magtitiwala tayo sa kanyang kalinga. Hanggang saan ba yung kalinga? Hanggang saan ba yung pagtitiwala natin sa Diyos natin na sinasamba? Yung tanong eh, hanggang saan? Marami tayong mga pangangailangan. Hindi lamang pagkain, kaligtasan, kalusugan, protection, marami tayong pangangailangan sa Panginoon. Diba? At ang Panginoon, inassure niya tayo kasi itong nakikita niyo yung picture ngayon, talagang presensya ng Diyos yan. Walang makakalapit talaga sa kanila dyan. Ha? May mga ano dyan, eh, disyerte, eh, napaka-dangerous yan. Ang daming mga wolves, mga predators, ang dami dyan, mga cobras, scorpions, pero nakikita ng mga iyon, yung mga wild animals na yung apoy, nakatakot sila kasi makalapit. Ganun yung presensya ng Diyos sa atin. Kaya lang tayo, lugar makakapitin tayo. Kaya nga ang tupa kasi yan ang nature niya. Matatakotin, fearful animal. Ang tupa. Kaya nga walang malakas sa atin eh. Kaya na tayo pinortray as sheep. Then alam ng Diyos na weak tayo na. Fearful tayo. Pag may mga nalalagay tayo sa alanganin, katakot tayo. Pag nalalagay sa danger yung buhay natin, katakot tayo. At ang problema kapag nandun na tayo sa crisis, nakagawa tayo ng mga foolish things. Tama? Nakagawa tayo ng mga foolish actions.
Yun ang problema natin. Kaya nga, talagang ano eh, ito, dinadala tayo ng Panginoong Diyos sa valley of deep darkness. For what purpose, tingin nyo? To train us. To train us to what? Tingin nyo? Saan tayo kinitrain ng Panginoon? Kasi pinapadaan niya tayo eh. Nandoon naman eh. Assured tayo sa presence niya eh. Tama? Parang sila, o yun, o yun, yung presence ng Panginoon, no? Kung ikaw, kaya kapatid, kabilang ka ng protest, kapit makikita mo na yan. Siguro, for example, ilagay natin sa ganito. Isa ka sa nakasaksi ng Red Sea crossing. Nakita mo yung power of God na buka yung dagat. Tapos tumatag kayo doon sa may tuyok na lupa. Tuyok ni... Diba? Tapos, nung ano na yun, di kuwang-kuwa kayo, tapos nakita yung Egyptians na humabol, tapos kinain sila ng tubig. Eh, ang Israel sa record, nag-rejoice sila, nag-kuwang-kuwa sila. Nag-rejoice sila, kuwang-kuwa sila. Oh, praise God, nag-awitan sila. Mayroon pa rin naka-i-record sa Bible doon na yung ano nila, yung mga kanta nila. Ang Panginoon, napakadakila. Ang galing na kapangyari ang mga nakita nila yung mighty deliverance ng Panginoon. Pero ang tanong doon, pang-ilang panahon lang yun. Magkalipas lang ng ilang mga panahon, mga linggo lang, na walang sila ng pagkain. Walang makain. Nag-provide si God ng pagkain, malahimala. Nag-provide ang Panginoon. Tapos, tuwang-tuwa lang naman sila, ang galing talaga ng Panginoon, talaga siguro, kung i-interview mo bawat isa, hindi na talaga ako magluluis sa Panginoon ng Panginoon. Ang galing talaga ng Diyos. A mighty walking man. Diba? Pero pagbikos naman ng ilang panahon, walang mag-inom. Process! Nakita mo yung attitude ng mga anak ng Diyos, ano? Ang daling magpanik. Kapag nasa crisis na tayo, pag yung nawawala na yung mga bagay na tinatangkilik natin, lumilitaw yung laman ng puso, yung nakakatakot sa atin eh, we do sa foolish things. Lumilitaw yung mga yan. Siguro marahil tayo dito, hindi mo siguro tayo gano'n, ano? Tingin mo, kapay niyo mga puso nyo. Pag-ilagay tayo sa crisis. Nandun pa rin ba yung pagtitiwala sa Panginoon bilang shepherd? Diba sabi nga natin, pagkaraan natin yung shepherd, talagang kinapok din yung buhay niya sa may society. Nandun na siya, kasama niya, may kanood na ako sa Nepal. Grabe, ang hirap pa rin ang buhay ng mga pastol. Biro na sa may bundok sila, nasa bundok ng Himalayas. Ang lamig-lamig doon, grabe, ang lamig. Ang daming pupa, siguro apat silang shepherd. Buti sana kung yung tupa lang yung pinapaskol nila, hindi. Ang dami ng bitbit mga gamit nila, yung mga tent nila, yung mga siguro, yung mga panlupuan nila. Nasa bundok kayo, naglalakad kayo sa mga gilid ng mga cliff. Kahirap sa bundok. Hirap mo maging pastor dito. Amen. Ang Panginoon, ganun eh, dinadala niya tayo kung saan-saan eh. Meron lang talempang yung pastor. Kasi ang daming kuba. Amen. Kaya nga alam nyo, isa sa pinakamagandang training sa atin ng Panginoong Diyos, yung i-train tayo na magtiwala sa Kanya. Kasi by nature, sanay tayo magtiwala sa sarili natin. Yan ang isang problema natin. Na sanay tayo na paano patakwil ang buhay doon sa mga bagay na meron kang hinahawakan. Kaya minsan naaayaan ng Diyos na magmawala yun eh. Diba? Yung engineer nga ni
ni Brother Rick nung sa mga pastors dito eh. Dari ko lang mind na hindi tama mo lang ako. Hindi mo na kailangan ng lahat. Siya na lang. Alam mo, ganda marapin natin lahat yun. Hindi ko lang kailangan ng mga microbes. Alam mo, dumating ako sa microbes ng ganito. Mahirap yung may sakit na prostate. Meron yung time na napakakitikan. Nakatakot. Dabo yung haramdam natin. Patakot ko. Alam ko bakit may cancer na ako. Baka na yung nangyayari sa akin. Ang dami. Papasukin ka talaga ng fear. Dumating ako sa may point na wala ako pag ako na nagka-cancer ako, nagkaroon na hindi ako pang-hospital. Wala akong dumating ako sa may point of time na nakipag-deal ako sa kanya na, Lord, ibibigay ko na sa iyo completely buhay ko, wala na ako. Wala akong maasahan eh. Wala kami pera. Wala kami na asahan. Pag kami na hospital, kami ng critical, wala kami kakapitan, wala kami pang-hospital sa ganun. Kaya si God na lang talaga, tsaka ako, yung pag-iwala ko sa kanya yung anak, ibinigay ko ng buhay ko, Lord. Meron pa akong buhay, Panginoon, salamat. Pinasalamatan ko na siya sa buhay ko eh. Pinasalamatan ko na siya doon sa mga taong binigay niya sa akin, yung mga taong nakilala ko, kayo, yung ang pamilya na binigay niya sa akin, yung mga talent na binigay niya habang nabubuhay ako, na hinila niya pa ako, nakapag-serve pa ako sa kanya. Pinasalamatan ko na siya kasi alam kong baka hindi ka patagal ang buhay ko. Pag pinasok ka ng fear, mahirap yun eh. Pero alam mo yung fear ko, talagang binali mo sa kanya, talagang dinil ko sa kanya yung buhay ko, yung future ko. Lord, ikaw ang paala. Kung lulugto ka mo pa ang buhay ko, thank you Lord na makapag-serve ako sa iyo. Pero gusto ko pong mag-serve sa iyo, Panginoon Diyos. Dumating ako sa iyo. Hindi lang minsan. Salamat sa Panginoon. Huwag na ako kayo pa ako sa iyo. Salamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ikaw ang tree of life. Kaya, alam mo, ito ano ang natutunan ko sa Panginoon. In the most critical part ng buhay mo, na kung saan nakikita mong buhay mo, alanganin ka na. Ano eh? Mas nakikilala mo si God na very intimate. Kakaiba yung pagkakakilala mo kay God. Yung na-build na trust doon na, grabe, ang hirap i-explain eh. Kaya ang dami ko naging confession, yung time na talaga na-train ako ni God na magtiwala sa kanya. Ang dami ko naging confession, isa na doon yung nakita ko si God na tree of life. Nakita ko siya na yung na siya yung buhay ko na nagsusustain sa ano ko, sa bawat imay-imay ng katawan ko. Tuturuan ka talaga ni God sa panahon ng ganon at kaya na, minsan bakit, tamang na doon, bakit kinakalag dumaan ka eh. Yes, kailangan. Ayon sa aking pastor, kailangan. Kasi tuturuan kanyang magtiwala sa kanya. Nakakapit ka sa kanya na wala na. Wala na. Iba'y wala ka ng pupwede. Wala na akong pupwede kapitan eh. Wala na. Siya na lang talaga. Isipin mo, pag ako ay ng hospital ng matinding karamdaman, sinong tatapin? Wala kaming pera sa bangko. Maaaring kayo, may katapitan pa kayo, yung mga pera kayo sa mga pa. Wala. Nagubuhay lang kayo sa Panginoon. At mo, natutunan yung confession, Lord, you are my portion, sabi mo, Panginoong Diyos, ikaw ang portion ko. Kasi wala ako bilang libita, wala na akong ano. Wala na ako rito, Lord. At inabandon ko na yung profession ko, wala na ako. Ang buhay namin, kung ano naling alawas ko sa kasi na lang kami. Kung ano yung sahamon si Sister Iya, ang dalang namin kabuhayan. Kaya pa nang kasaktaw at kalwala. Kaya doon ako natutong magtiwala sa Panginoon. Tapos may karamdaman ka pang gano'n. Tapos dadaan ka pa sa mga critical point ng buhay. Dadaan ka pa ng gano'n. Talagang i-train ka ni God na magtiwala sa kanya.
kakaibang pagtuturo, napaka-personal na pagtuturo. Kaya tuturo ka ng Panginoon talagang isukuro eh. Alam mo yung pagsuko sa Panginoon, yung iba yun. Yung ganap na pagsuko na talagang alam na usyon na talagang binigay mo yung buhay mo sa kanila. Wala mo yan. Kaya nga pag sinasabi ko sa inyo, wala mo yung turning back. Talagang sigat na lang talaga. Wala mo. Alam sa pinag ko. I know what it means sa buhay ko. Amen. Ang advantage ko lang, mukha akong artista eh. Kaya hindi na lang. Kaya sabi ko, sir, yung sabi ko, natawal. Mukha kasi tayong artista. Kaya mukha pa, tayong mukhang mayaman. Amen. Kaya ang point of life, alam niyo mga kapatid, tama yun eh. Pero tinang lang, wala nang kwentang lahat. Wala nang mawawala ng halagay ang lahat ng bagay na pinahalagahan mo si bawang nabagay. Sila doon ang lahat. And then, kapag nalalapit ka na doon, yung buhay mo, nalalapit ka na, palapit ka ng malapit sa kanya, nakikita mo yung katawan mo, tumitig ka ng dedicate, tumitig ka ng hihina, dumadami ng karamdaman mo, dumadami ng pagnaramdaman mo, palapit ka ng malapit sa kanya eh. Alam mo, nung bata tayo, komplikado ang buhay natin, ang dami natin kailangan, ang dami mong gusto sa buhay mo, ang dami mong gusto matikman, ang dami mong gusto marating. Ngayon, wag na matatanda tayo. Simple na lang. Gusto mo na lang namin na bago mo ipitit yung mata mo, nakapag-spread ka sa kanina na kaharap ka sa Panginoon mo na nalalagyan mo. Ang grace na nagsupply niya para makapag-service sa kanya. Amen? Na-enjoy mo, alam mo yung na-enjoy mo, yung lahat ng binigay ng Panginoon sa'yo? Usap, ma-realize yun eh. Lord, thank you sa asawa ko ha. Kaya kaya sa asawa ng Panginoon, salamatan yung asawa na binigay sa'yo ng Panginoon. Lord, thank you sa may kamatayan na binigay mo sa akin. Sa ano man yung uri ng buhay na binigay mo, pasalamatan mo siya. Ang sarap nun eh, alam niyo ba? Ewan mo na kung dumating na kayo sa mayong tuyo ng buhay na in-appreciate mo si God sa lahat ng bagay na binigay niya sa iyo as a gift sa buhay na ito. Wala akong malaking pera pero narating ko yung mayong tuyo ng buhay. Pasalamat kay God. Lord, thank you. Yan ako natin kay God. Kasi kung salamat. Thank you sa lahat. Yung binigyan mo ng talent, ang tao mong binigyan sa akin, ang karunungan, tayo binigyan sa akin, Lord, thank you. Salamat ako. Dumating ako at ako ng Panginoon na lang. Kung sarap na po yun ang ano ko, energy ko rin sa Panginoon. Kaya nga, pag dumadaan tayo sa crisis, maganda. Pag dumadaan tayo sa valley of shadow of death, ang gandang tagpun niyan. Ang gandang episode. Kasi personally, mamimik mo si God. Alam mo, nung Old Testament, nagpakilala si God sa iba't ibang ano eh. Nakilala ni Abraham si God na Jehovah Jireh. Doon nang nag-provide si ano, personal nakilala niya si God doon eh. Meron ba nakilala si Jehovah Shama, nakilala niya Jehovah Rama, iba't ibang klaseng pagpapakilala ng Panginoon, personal sa mga taong naka-encounter sa Panginoon. Mga tao dumaan sa matitinding krisis, sa mga valleys of life, at na-confess nila yung kung sino yung Diyos na sinasamba nila. Blessing yung valley na ito. Kaya nung sinasabi, ayaw pa nga natin eh, kinakalawin na lang tayo ng Panginoon eh. Makakamuto ito para sa'yo. Lord, hindi yung dinig-dinig nila, natakot eh. Hindi, kalawin ka ng Panginoon. Amen. Palakpakan nga ako lang ng Panginoon. Ang sarap sana ng maalwan lahat, diba? Yung sagada lahat. Kasi hindi mo makikilala si God. Hindi mo makikilala si God.
i-other way around. Alam mo yung bibigit ka na lang gano'n na kung gigising ka pa bukas o hindi na, Lord, buhay ko na sa inyo. Pagbigat ko na lang, Panginoon, sana ikaw na yun. Di ba? Yung totally na wala na yung fear, yung wala na yung fear of death, wala na yung pinalaya ako ng Diyos dun eh. Yung fear of death, kasi binigay ko, mga kasi yung mga kumuni, binigay ko muna. Buhay ko sa inyo. I pray, mga kapatid, na maintindihan ninyo yung sinasabi ko kapag nandun na kayo. I pray. Kasi ang hirap i-explain. Iba yung personal touch ko yung kasi ko nandun na sa inyo. At iba-iba ang makapakilala ng Panginoon sa akin personal. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 13, He gives us the assurance, the most precious assurance, I will never leave you nor forsake. Totoo yan. Amen. Totoo yan. I've seen it sa buhay namin. So we can confidently say, the Lord is my helper, I will not fear. Amen. Dumating ako dyan. Sinabi niya sa Panginoon, Lord, ang doktor, Panginoon Diyos, limitado lang yung kapangyarihan niya. Yung gamot, limitado lang yung kayang gawin ng gamot. Pero ikaw, Panginoon, ikaw yung gumawa sa akin eh. Ginawa mo, mas kilala mo ako eh. Mas alam mo kung ano yung mga kabuti sa akin. You know the cure. Sinabi niya, God. You know the cure, Father. Because you know me. Amen? Kaya nga, the Lord as our shepherd is training us to learn to trust completely in His power. Completely. And divine providence in every circumstance that is of our lives. Amen. Training. Personal training. Personal na tutorial ng Panginoon Diyos. Yung value, shadow. Amen? Kaya sabi nga ng sabi ni Rosdon, the Lord disciplines us to sheep because we are a natural born strays. Every one of us, we love ourselves in our own will primarily. And it is not only as we are disciplined by His rod and staff, and as we walk in the valley of the shadow of death, that we die to ourselves and we are alive. Alam mo yung pinakamaganda. Alam mo yung dying to self pala, hindi lamang yung kumukuhin to death, that is the best. Hindi. Mamamatay ka talaga sa mga. Mamamatay ka talaga sa mga. Talaga ng lahat. Siya na lang talaga. We die to ourselves and we are alive to do it. And that's His purpose in the whole process that we die in our old self-centered lives and become new creatures in Him. In this objective of love, He leads us to dark valleys. Kaya nga, every time na ako dumadaan ako sa mga perilous times ng buhay ko, nagkakaroon ako ng panibagong insight tungkol sa Kanya kung sino siya sa buhay. Yung mga panibagong learning, may panibagong, kaya pag isa pa nagpipray ako, nababanggit ko yun eh. Personal na pinurunigan sa akin. Amen. Kailangan galing magtuto ng Panginoon Diyos. Kaya nga, it takes an act of faith to say thy rod and thy staff, your discipline, Lord, to comfort you. Kasi nga,
as much possible sana ayaw tumango. Pero, habang talagang pinag-verse sa kanika, dumaan ka doon. Doon muna, o doon pinag-uuntungan, i-confess ng inyong yung faith mo sa kanika. Amen. So, some Psalms 118, out of distress, I called on the Lord. And the Lord answered me and said, the Lord is on my side. I will not fear. What can man do? The Lord is on my side as my helper. Meron bang episode, kapatid, na kinakayaan ng Lord? Totoo yan. Yan ay ang testimony ng Diyos. I will never leave you nor forsake you. I am your helper. Totoo yun. Kasi nga yung, di ba nga yung kung papag-isakit siya, tatong ginanurse siya ng shepherd eh. Kasi mo, kung nasa bundok yung shepherd, alam mo na kung nagkagawin yung mga shepherd, paano gagawin yung mga sugat mo na nila, lupa. I shall look in triumph on those who hate me, but it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in Jesus. Amen. I pray na meron tayong patutunan sa gabi. A very important lesson. At I pray personally maranasan ito so that you may gain testimony. Sino yung Diyos namin na sinasamba? Tayo yung magalami. Ama, kahama-hama ka pa rin sa buhay namin. Ikaw na may pastor, ikaw na nakakaalam, kamilala sa amin ang lubusan sapagkat ikaw na may kasama. Alam na alam mo, Panginoon, you are oriented in all our ways. Alam na alam mo, Panginoon, kung hanggang saan nakakaya namin doon. Alam mo, Panginoon Diyos, kung saan ang mga mahihinang bahagi ng aming pagkatao. Alam mo, Panginoon Diyos. Kaya nga, Panginoon, ang iyong mga assurances, binusog mo kami sa napakaraming mga pangako to give us assurance na ikaw ay suma sa amin sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, ikaw ang aming helper, ikaw ang aming keeper, ikaw, Panginoon, ang aming shelter, ikaw ang aming shield, ikaw ang aming refuge, ikaw, O Lord, ang laging suma sa amin sa lahat ng panahon. You surrounded us, O Lord God, with song of deliverance. At walang ibang po pwedeng gumaya ng kantang iyon, Panginoon, kung hindi yung mga taong nakaranas, O Lord, ng pagliligtas buhat sa iyo, personally, Panginoon Diyos. Lord, thank you sa iyong biyaya sa amin na nilit mo kami sa mga dark valleys ng aming buhay upang personally kami matuto, Panginoon. Upang personally ka namin makita kung kapangyarihan sa aming buhay. Ang katotohanan ng iyong presensya, ng iyong mga pangako sa amin sa mga panahon na kami dadaan sa mga lugar. Father God, I pray na ang bawat isa sa amin, O Lord, na pag pinadaan mo na kami doon, ay makagain kami ng testimonies. Testimonies na walang katulad sa iba sapagkat ikaw ay personal na nagturo nun sa bawat isa sa amin. Lord, tuturuan mo kami i-confess ng aming mga labi kung sino ka, O Lord, kung paano ka Panginoon pakilala. Very uniquely sa bawat isa sa amin. Lord, thank you sa gabing ito, sa iyong pagtuturo, sa iyong encouragement, sa iyong mga pagpapakilala sa amin. And Lord, now we pray
Darating kami sa mga individual prayer natin. Be with us, Father, and listen to our prayers. Tayo po yung nalangin.